Hello po mga Dabar Gods, mga kamamshi. Kamusta po kayong lahat? Welcome back po sa akin channel. So, ang topic po natin ngayon sa araw na ito ay tungkol sa tip sa ating mga salamin ayo kay Punsoy para malaman natin kung paano tamang paglalagay upang maiwasan ang malas at swerte sa ating mga salamin. So, narito na ang mga tips sa mirror Feng Shui para sa panuntunan sa paglalagay upang maiwasan ang malas at swerte. Maraming tao ang nais na gumamit ng mga salamin sa iyong bahay upang gawing mas maluwang at matikas ang paloob na itsura. Mahalagang malaman na ang mirror Feng Shui na pagkakalagay ay isang malakas na Feng Shui cure. Pagaman maari nitong mapahusay ang mabuti ngunit i-flip ang side. Maari rin itong palakihin ang masamang panig kaya't dapat mong alagaan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa paggamit ng iyong salamin sa ating bahay. So alamin na natin ang mga mirror Feng Shui do at hindi dapat gawin. Una, ang mirror Feng Shui do. Maglagay ng isang malaking salamin sa dingding sa isang dingding na silid kainan at sumasalamin sa pagkaing nakalagay sa mesa. Ito ay tinuturing na matagumpay dahil ito ay doble sa pagkain sa mesa na nangahulugang mayroon kang kasaganaan ng pagkain. Upang higit na makinabang mula sa gamot na ito, ang salamin ay dapat ilagay sa isang posisyon na pumuputol sa ulo o paa ng mga tao. Nangangahulugang ito na ang salamin ay dapat na sapat na laki. Ang mirror ay maaring sumasalamin ng mabuti, ngunit maari ring sumasalamin ng hindi maganda. Kaya huwag ilagay ang mga resibo o kalat sa iyong mga pagkainan. Pangalawa, itapon ang anumang nasisira o nasira mga salamin dahil itinuturing silang masamang feng shui. Palagi panatilihing malinis at sparkling ang mga salamin para sa pinakanais ng mga resulta. Pangatlo, gumamit ng mga salamin bilang mga remedyo dahil maaari itong magamit upang ayusin ang mga nawawalan sulok ng bahay. Ang mga salamin ay maaari ding balot sa mga haligi upang harangan ng mga shashi, mga laso na araw na nabubuo mula sa haligi. Pang-apat, mahusay na paggamit ng mga salamin upang maipakita ang mga simbolo ng swerte upang mapabuti ang mapagaling mga enerhiya. Panglima, maari mo rin gamitin ang salamin upang mabuksan ang puwang na maliit at masikip. So narito na mga salamin na dapat hindi natin gawin sa ating bahay. Ito ay nagdudulot ng malas. Una, iwasan maglagay ng salamin sa kwarto dahil may kaugali ang magdudulot ito ng napakaraming problema sa mag-asawa na natutulog sa isang silid. Maari ding itong maging sanhi ng pagkakaroon ng hindi pagkakatulog ng mag-asawa, lalo na kung ito ay sumasalamin sa kama. Pangalawa, huwag ipakita ang negatibong pagtingin tulad ng kalat, mga resibo, pintuan sa banyo dahil pinapalaki nito ang negatibong at hindi kanais-nais na enerhiya. Pangatlo, nahihiyang palayo sa paggamit ng salamin na napapangit o hindi pantay ng mga ibabaw. Ngayon ang mga tao ay nais na gumamit ng maraming maliliit na salamin upang lumikha ng isang malaki. Nakilala rin bilang mga tile ng salamin. Sa paglipas ng panahon tulad ng nakikita mo ang iyong sarili sa kanila, makakaramdam ka na pagkabaluktot at pagiging hiwa. Pang-apat, huwag ilagay ang mga salamin sa posisyon na sumasalamin sa bawat isa. Maari nitong bitagin ang mga chi habang tumatalbog ito pabalik o pabalik-balik at pinipigilan itong malayang dumaloy. So panghuli, huwag mo ipapaayo, huwag mo ipapayo na iwasan ang paglalagay ng salamin sa direktang nakaharap sa iyong pangunahing pinto. Ito ay dahil ang salamin ay sumasalamin sa mga bounce ang chi pabalik. Pipigilan nito ang chi na pumasok sa bahay na hindi ka nais-nais. So, yun lang po yung mga bagay na dapat natin iwasan at dapat natin gawin na malaman para sa ating paggamit sa salamin natin sa ating bahay.
So mga Dabar Gods, mga kamamshi, ito po ay mga gabay lamang. Nasa atin pa rin po kung ito ay papaniwalaan natin o gagamitin natin sa ating pang-araw-araw. So sana po nagustuhan nyo muli ang mga ibahagi kong video. So hanggang sa susunod po, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin channel, huwag kalimutan po mag-subscribe at pakiclick na din po ang notification bell para lagi po tayong update sa mga ibabahagi ko video. Hanggang sa susunod po, maraming maraming salamat. Hi.